ka ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kaniya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nag-aasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nag-aasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at iipunin nila mula sa kaniyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mapapansin, nitong mga nagdaang araw, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa mga talinhaga. Kaya mapapatanong tayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng talinhaga? Ang talinhaga po ay sinasabing isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Uulitin ko po, ang mga talinhaga ay mga panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumagamit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ng mga talinhaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kwento kasi ay mas madaling matandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala
at mayaman at hitik ito sa kahulugan. Ang talinhaga ay karaniwan ding ginagamit ng mga Hudyo sa kanilang pagtuturo. Sa ministeryo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, gumamit siya ng mga paghahalintulad sa mga pangkaraniwang bagay sa kaniyang pagtuturo, gaya ng asin, tinapay, binhi, mustasa, tupa, lebadura, at iba pa, na ang kahulugan napakalinaw. May mga yugto naman ng kaniyang ministeryo na nag-uumpisa siyang magturo sa pamamagitan ng mga talinhagang ito. Kaya nga po ang katanungan, bakit minabuti ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na magturo sa pamamagitan ng mga talinhaga sa halip ng direktang ituro ang nais niyang malaman ng mga tao? Ang halimbawa na lang ay ang ebanghelyo natin sa araw na ito. Gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol sa masamang damo. At naunawaan natin na ang bukid ay ang sanlibutan, ang taong pinaghaharian ng Diyos ay ang mabubuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ay ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo, at ang tagapaghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga po sinasabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kaniyang bukid. Natulog siya kung gabi at bumangon kung araw, samantala ang mga mabubuting binhi na ito ay tumubo at lumago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, uusbong at lilitaw ang kagandahan nito. Magkakaroon ng tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, ito'y ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na upang ito'y anihin. At narinig natin na ang pag-aani ay tumutukoy sa paghuhukom. Nangangahulugan na ang ating Diyos hindi nagpapabaya sa mga mabubuting binhi na kaniyang inihasik. Ibig sabihin, mahal niya tayong lahat bilang kaniyang mga anak. Sa katunayan, ang paghahari ng Diyos ay para sa ating lahat. Sa talinhaga ay sinasabing sa pagdating ng pag-aani o paghukom, darating ang anak ng tao at kasama ng mga anghel ay ihihiwalay ang mabubuti at masama. Ang mga gumagawa ng masama ay magdurusa at mangangalit ang kanilang ngipin sa apoy na patuloy na nagniningas. Ngunit ang mga mabubuting binhi ay magiging tagapagmana ng kaniyang kaharian. Tayo pong lahat na sumasampalataya at may pananalig sa Diyos, nais niya tayong maligtas. Tayong umaasa sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Tayo nawa ang maituring na mabuting binhi. Dahil tulad ng mabuting binhi, alam nating kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, alam natin na kumikilos
ang Diyos sa ating buhay. At kadalasan, tulad ng mga binhi, kumikilos ang Diyos sa ating katahimikan. Kumikilos siya sa mga pagkakataong hindi natin alam. Kagaya ng mabubuting binhi, lumalaki ito nang hindi niya namamalayan. Sapagkat ang nagpapalaki sa kanya, walang iba kung hindi ang Diyos. Pinalalaki ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, "In the silence of the heart, God speaks. If you face God in prayer and in silence, God will speak to you." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang habilin sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, makinig ang mga may pandinig. Naway bilang mabubuting binhi ay ating maipangaral ang kaligtasang hatid ng Diyos, ang kaniyang mga salita, ang kaniyang mga aral, at ang kaniyang mga gawa. Ang atin pong tungkulin ngayon ay maging katulong na tagapaghasik ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kumbaga, tumutulong tayo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno na magtanim ng mabubuting binhi. At alam natin na ang Diyos Ama sa pamamagitan ng lupa ang nagpapasibol, nagpapalago, at nagpapabunga sa mga binhing ating inihahasik. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.